Magandang araw sa inyo mga kabayan, samahe ulit ako dinay sa aking sarap na lutong at simpleng simple, kayang-kaya rin ninyo. Sana'y panuorin ninyo hanggang dulaw. Salamat po! Maraming natututunan sa YouTube, sinusubaybayan mga luto ni Sir Boy at aking pinagmamasdan. Pwede mong iulam, pwede rin pampulutan, patok sa barikan. Sa sarap namang kumain, piyado bubulos pa ng kanin. Ay mga kabayan, ako'y nadidin sa aming likur bahay at ako'y nangunguhan na rin aming cherry tomatoes na aray. Yan ho, din sa lupa, din sa likaw, pinagtaniman ni Commander. Ano may hindi amin lupa, kaya salamat po ng marami doon sa may-ari ng lupang are at ay nakakapanguhan ng mga papagarni eh. Yan ho, tapos ako'y nakabili din eh sa amin kaninang umaga na rin napakasariwang pusait doon sa mga maglalako na nasinsay din sa amin. Ayan, bumili ako ng isang kilaw. Ay napakasarap nito at aking aadubuhin ngayaw na may kamatis. Ay panuuri sana ninyo mga kabayan hanggang dulaw. Siyempre ang ating pusit na gayaan, ating nilinising maigay. Tatanggalin natin yung mga gulugod niyan, yung parang plastic sa likod. Ano? Tapos ialisin din natin yung mga ngipin, pati na rin yung mga mata at yung malansa. Kaya yan ay aking inaalis na. Sa nakikita ninyong yan mga kabayan, kitang-kita nyo naman kung paano mag-prepare ng pagkain, dapat talagang napakalinis. Nuhugasan ho natin, yan ho, yan naman hindi para mapalinaw mo yung sabaw na yan, yung pinaghuhugasan yan. Hindi naman ho talaga lilinaw yan, dahil ho yan ay may tinta sa loob. Yan ho, basta lang ho yan eh, maalis natin yung mga parang plastic sa likod, yung mga mata at yung ngipin. Ay pwede na yan, malinis na ho yan mga kabayan sa inyong nakikita nga. At ipatitigisin din lang ng papagayaan mga kabayan. At siyempre, habang ginagawa ko yun eh, ako yan now, pabati din sa ating mga viewers at subscribers maya-maya ng karikate yan. Ngayon, magagaya tayo ng ating mga pangsangkutsang yan, yung mga pansahog nating at pampalasa, yung bawang, sibuya at saka yung ating pinanguhang cherry tomatoes na yan o kamatisong ligaw. Yun ang tunay, kamatis na ligaw yun eh. Pero napaka-asim at mayroon yung tamis ding karikate, mga kabayan. Mayroon din tayo siling haba, siyempre. Ngayon, ating napatigis na yung ano, yung pusit na yan, natanggal na natin yung tubig. At ating bababaran din ang karikate. Mamaridi din natin yan, mga kabayan, sa ating mga masarap na panimpla tulad na yung paminta. Yan ha, yung tuwag-tuwag. Siyempre, bukod yan, meron pa rin tayong ilalagay diyan pang palinamnam, yung oyster sauce na yan. At siyempre, habang ating lalagyan ganyan, gusto kong batiin yung mga kaibigan ko din, yung mga magagandang lalaking ari din sa SM, din sa Pressnet din, at mga Oppo din, at kung ano-ano, sarisarit, lauk-lauk ng mga Samsung na bilihan ng mga cellphone yan. How? Ngayon mga kabayan, ang mababada natin, sinet aside muna natin yung pusit at tayo nag-apoy na niyang ating magic alan at sinalang na natin yung ating magic wok na yaan. Yan ho, pinainit ng maigay, ating siniso ng kariket, hinauhaw natin ng mantika para ayos na ayos ang ating pagsasangkot siya. Siyempre lalagyan natin ng mantika yung ating magic wok at uumpisahan na natin ang pagsasangkot siya niyang ating mga pansahog na yan. Una natin nilalagay yung sibuyas. Yan ho. At medyo mainit-init ng karikit yung mantika at yung wok na yaon. Ay baka masiglot agad pag yung bawang ang inuna natin. Wala naman yung dahilan kung bakit. Minsan nauuna si sibuyas. Minsan nauuna si bawang. Basta yung dalawang yun eh, para mag-asawa. Tapos, isasama na rin natin yung siling habang yan at saka yung ating bawang doon sa sangkutsang yaon. At habang yan ay ginagawa natin pag sasangkot siya, gusto kong batiin yung mga subscribers at viewers din. Diyan din sa SM City Batangas na mga taga Micro Valley, si Brian Florendo, Lisel Limbo, King Philip Samarita at si Arben Chris Pakis. Yan ho. Salamat sa inyo panunod ha mga kabayan. Bumili kanina nung ano, external drive. Ayaw.
Yan ha, tuloy ating pagsasangkot sa mga kabayan. Sana hindi kayo mag-subscribe at hit nyo po yung bell icon. Sinama na natin ngayon yung ating tinatawag na cherry tomatoes. Akala mo'y aratilis na yan. Pero yan daw yung tawag talaga ay parang kamatis na native. Yan ha, kamatis na ligaw. Sinama na natin ngayon yung ating pusit na yaon na na-marinate natin ng mga isang oras din sa oyster sauce, karikit na pamintang duwag-duwag. Yan ha, at ating inihalo na diyan sa ating mga sinangkutsa. Lalagyan din natin mga kabayan na aking paboritong special extra virgin anchovy sauce na yaon. At ay pampasarap talaga. Mga isang kutsarita laang mga kabayan. At tinghalo-haloin din lang pabagay ng ating pusit na yan. Sabi ko sa inyo, yan yung pusit na yan, medyo may kunat yan. Kaya matagal-tagal din ho ating pagluluto di yan. Hindi ho tulad nung lambor na kahit karikit na oras lamang eh, pwede nang mapahayin agad. At yun ay hindi na kunat at yun yung malambot. Pero itong pusit na ganito, malasa. Nilagyan natin mga kabayan ng isang kutsarang oyster sauce. Tapos ngayon, mga isang kutsara ding soy sauce, yan, toyong yan. Kayo bagay may toyo. Ako'y meron toyo. Parang sinabi. Pagkadoy ko'y may toyo, ikay may topak eh. Yan, sana naman wala kayong topak, pero kayo may toyo. Yan. Para pare-pareho tayo may toyo. Ayan mga kabayan. Ating haluhaluin lang din na papagayan yung ating pusit na yaan dun sa ating mga pampalasang yun. Lalagyan natin ng mga kulang-kulang isang kutsaritang asukal na pula. Kita nyo naman, putlang-putla. Parang nagulat ay. Asukal na pulang wash. Yun ha. Kaya mapusyaw. Yun, kita nyo baga. Kinilose up pa. Eh, di baga, parang pwede na ay. Parang kasarap ng dakmain. Tunay naman. Oh, pag naisapa mo yun sa sisling, pwede pulutan na mga kabayan. Lagi naman si pulutan na eh. So, yan mga kabayan, dagdagan natin ngayon ng sabaw ng tubig na mainit, mga kabayan, mga isang tas at kalahate. Uhaw, at yan yung sabi ko nga sa inyo, matagal-tagal lumambot yung pusit na yan, kaya ating aang-ang hindi yan yan, mga kabayan. Hindi ho yan po pwedeng sasabihin mo yung saglit na ang luto. Ay nako, ay bukod sa may lansa pa, ay makunat. Kaya ho talaga inaang-ang din niya, tatakluban natin yan mga kabayan. Mahina na ngayon ang apoy. Kung kanina'y malakas, pinahina natin apoy. Ngayon itong ating natawag nating sutang hongyaan. Kami isa din naglalagay ng sutang hongyaan sa mga adobong pusit na papagayaan at pampasarap din. Baga may naghihilahang sutang hong pagka yung sinasandok yan. Ayan. Bayan na eh, parang kasarap na eh mga kabayan, pero yun eh ating ang angin pa rin. At yung tinikmang ko ay kulang ng karikit na asin, tinagdagan ko ng mga kalahating kutsarita at para saktong-sakto na ang alat niyan. Ayan ho mga kabayan, hindi sobra, hindi kulang, sakto. Tinakluban uli natin, binuksan ulay. Oh, binabalik-balik at yung pinabibilis ang pagbibidyo. Ayan ho mga kabayan, ayan, ayos. Kita nyo baga, pwede na nating isahog ngayon yung ating sutang hongyaan na ibinabad sa tubig para ho lumambot-lambot at nang hindi sip-sipin ng sobra yung ating sabaw. Pero naman pwede pa rin natin dagdagan ng sabaw dahil sabi ko nga yung sutang hongyaan ina-absorb ho, sinisip-sip down ang ating sabaw na yaan. Nga bulita mo yung iga. Eh, pero pag naibabad mo muna sa tubig, edi iba-iba. Ayan ho mga kabayan, pwede pa rin nga akong dagdaga. Pero yan ho, ayos na, luto ng ating adobong pusit. Gusto ko rin batiin na rin aking kaibigan si Kabayang James at saka rin kanyang friend na rin mga taga Vergara Street. Lagi nanunood yan ho. Pakita nyo baga mga kabayan, pakilasa ko na may kanyo eh. Aba, ay parang masarap nga ay mga kabayan. Nga pala ho, shoutout doon sa Legayada Brothers. Ano yung mga taga rin din lang sa amin. Magkakapatid na nagbablog din ho ng mga pagluluto, mga backyard cooking at mga mukbang. Sana silipin ninyo, Legayada Brothers. Sari ho, ang isa sa mga kapatid na kilala ko sa palingke. Yan ang mga kabayan. Ay, luto na. Nakahayin na yung ating adobong pusit na yan. Kita nyo, may adorno pa. Aba, makaganda itsura para pwede ligawan. Siya.
Yan na. Ang inaabangan ng marami palagay. Yung paglantak na yan ni Sir Bagitan, yung bagaho yung sutang yan. Sabi ko sa inyo kanina, para may nahihilang kariket pagka ikaw eh, kinakadlo mo na yung ating adobong pusit na yan. Yung sabaway, sarsahay, yan na, lantakay. Oo, oo. Pakilasa ko na may... Ikaw, okay, nakakapaglaway, mga kabaya kayo baga. Eh, sana eh, kayo lagi manunood ng aking mga video. Hoy, kayo tumimos din eh. Kayo suminsay din eh. Oh. At nang kayo eh, makatimos na rin anaw, aking mga niluluto. Ayan, oh. Gusto kong batiin si kabayang Nicole Gregorio. Pinababati yung kanyang lolo na lagi nanunod. Si kabayang Dr. Eddie Kalalek. Ayan po. Lagi nanunood daw sa akin. Maraming salamat sa iyo, kabayang Dr. Eddie Kalalek. Mula kay Nicole Gregorio. Ayan po. Mga kabayan, kayo bagay hindi napapatakap din eh. Ay tunay namang ikasara po eh. Hindi naman sa dahil ako naglutaw ay pero nako. Kayang-kaya nyo din na rin gawain. Tunay naman mga kabayan. At ang pinakamasarap ay di yung paglantak ng yaan. Oh, mga kabayan, salamat sa inyong panunood ha mga kabayan. Sana kayo ay ano. Na hanggang oras na itong ako ay lalantak na yun, inanunood pa rin. Kabayang Maka-Aero Gonzaga. Salamat po sa panonood diyan sa si Marco from Montreal, Quebec, Canada. Salamat po sa panonood mga kabayan. Si kabayan Jopet De Luna, yan ho, lagi ding nanonood, mga tagalipa. Jopet De Luna. Mga kabayan ay kain na kayo. Ako'y panalong-panalo rin aking adobo pusit na rin mga kabayan. Salamat po mga kabayan sa inyong panunuor din sa aking video. Aray sana po panoorin yung lagi ang aking mga videos. And po yung mga hindi ko na shoutout ay sa sunod na po. God bless mga kabayan.